Bakla. Welcome to Chance Cooking and Vlog. So mga mami, ang ating recipe naman ngayon ay ang beef shank bulalo. Naku, marami po ang nasasarapan sa recipe ni ito. At ihanda niyo na po ang inyong mga sausawan dyan, ang patis na may kalamansi at sili. At ihanda niyo na rin po ang napakaraming kanin. Magsaing na kayo ng madami. At mapapakain kayo ng bonggang-bongga. So, eto na po ang ating mga recado. Ay, take note guys. Pag naglalaga po tayo ng baka, beef shank, huwag po natin ihalo ang mga gulay habang tayo ay nagpapalambot dahil ito po ay madaling mapapamis. So, eto na po. Magluto na tayo. Pero bago tayo magluto, please click the subscribe and click the bells and share my video. Rekado para sa ating bulalo, sibuyas, patatas, at syempre ang ating bagyo beans, full peppercorn at paminta na pino para mas maging malasa ang ating bulalo. At syempre, gagamit din tayo ng patis. At syempre, gagamit din tayo dyan ng sweet corn. At ang ating napaka-cabbage. At gagamit din tayo ng 2 green pepper para dagdag aroma sa ating bulalo. At syempre, hindi mawawala ang ating beef bone shank. So, tara na guys at mag-start na tayo. So, eto na nga, mag-start na tayo lutuin ang ating bulalo. Pero bago yon, painitin muna natin ang ating pan at maglalagay tayo ng kaunting mantika at igigisa muna natin ang ating baka o ang shank bone. So, start na tayo. Lagyan na natin ng konting mantika. Iikot-ikot lang natin nang kumalat ang oil. So, ayan na nga. Medyo mainit ang ating pan. At ilagay na natin ang ating gigisa lang natin to ng konti at maya-maya lalagyan na natin ng tubig. So, ayan na nga. Baligtarin na natin. Medyo mabigat. So, ayan. Ilalagay na natin ang ating tubig. Pakukuluan muna natin yan guys. Pakukuluan muna natin ng 5 minutes. At tatanggalin natin
ang mga di kaaya-ayang lumulutang. Yan, pakukuluan muna natin siya. Takpan muna natin. So guys, habang hinihintay natin na kumulo ang ating beef shank, ay ilalaga muna natin ng ilang minuto ang ating mga gulay. Huwag po natin ihalo ang mga gulay habang nagpapalambot ng beef shank kasi ito ay madaling mapapanis. Lagyan natin ng konting salt. Hayaan lang natin lumambot ng bahagya ng ating mga gulay. So, iahon na natin ang ating mga gulay. Huwag natin i-overcook. Next ay ang ating napa cabbage. Lalambutin lang natin ng ilang segundo. So, ayan na nga guys. Tatanggalin muna natin ang mga di kaaya-ayang lumulutang bago natin siya palambutin ng bonggang-bongga. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating whole pepper cone at pinong paminta. Ang ating onion. At ang ating sikretong patis. Lagyan na natin yung lahat na kumakalat na ang pampalasa habang tayo ay nagpapalambot.
So, after nga nito guys, patakpan na natin siya at palalambutin na natin siya sa loob ng 30 minutes. So, ayun na nga. Habang pinapalambot natin o ini-steam ng bahagya ang ating mga gulay, maya-maya lang ang isusunod na natin dito ang ating mais, sweet corn. So, ayun nga guys, naririnig niyo yung whistle ng ating pan. Kung may pressure cooker kayo para sa pagpapalambot ng ating baka, kahit 30 minutes, okay na yan. Pero kung wala naman kayong pressure cooker, medyo matagal-tagal kayo magpapalambot, so, isunod na natin ang ating sweet corn. So, ayun na nga guys, habang hinihintay natin lumambot ang ating beef shank, tapos na tayo sa pag-i-steam ng ating mga gulay at ng sweet corn. So, ayan, tapos na tayo sa pag-i-steam ng mga gulay. At ang hihintayin naman natin ay magpala ang hihintayin naman natin na lumambot ang ating beef shank. So, ayan guys, after ng 30 minutes na pagpapalambot, ay ready na ating beef shank. Pasingawin lang natin ang bahagya ang gravity. Hayaan muna natin na lumamig ng 5 minuto or itapat nyo sa gripo. Ito na ang ating beef bulalo shank.